Laman ngayon ng bawat balita sa buong mundo ang sikat na rapper sa Amerika na si P. Diddy o Sean Combs sa totoong buhay. Kinakaharap lang naman kasi niya ngayon ang patong-patong na kaso ng pang-aabusong sekswal na sinasabing ginawa niya hindi lamang sa isa o dalawa kundi sa mahigit 100 katao na ang karamihan di umano ay pawang mga minor de edad lamang. Bukod pa dyan, isangkot din siya sa mga kaso ng pananakit, pandarambong at maging ang kamatayan ng ilang mga tanyag na personalidad ay iniuugnay din sa kanyang pangalan. Ngunit ang isa talaga sa mga nagpainit ng gusto sa mga revelasyong ito ay yung pagkakadawit ng iba pang mga bigating pangalan sa industriya na sinasabing may mas malalim na kaugnayan kay P. Diddy. Isa sa mga pinakamatunog ay ang mag-asawang Beyonce at Jay-Z na siyang inuulan ngayon ng samutsaring espekulasyon sa social media. Matatandaan na sobrang close na mag-asawang ito kay Diddy na kung saan palagi di umano silang present sa mga freak o party na isinasagawa nito. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano itong freak o party ni P. Diddy, ito nga yung uri ng party na kung saan pinapagamit niya ng droga ang mga guests at pinapa-engage sa ilang mga sexual activities. Hindi man nagbibigay ng kanilang opinion, maraming tao ang naniniwala na mayroong alam ang dalawa sa mga pinagagagawa ni Diddy at maaaring sila rin mismo ay isa sa mga kasabwat neto. Dito na muling nabuhay ang mga teorya na noon pa man ay binabato na sa mag-asawa. Ano nga ba ang mga ito? Pwede na ating tatalakayan ngayon dito sa Mark Chance TV. Pero bago tayo magsimula ay sana nakasubscribe ka na sa ating munting channel at pag-click na rin ang notification bell para naman di ka mahuli sa mas marami pang videos na katulad neto. Let's start. All lies will be exposed. That's all. And anyone who takes that the wrong way, know why they take it the wrong way. Una ay ang thank you Yuri na siyang kumakalat ngayon sa social media. To you that you don't always let us see and we appreciate that and all us artists here, we fucking adore you. You are. Di may tatanggi na isa na talagang legend at icon itong si Beyonce sa industriya. Malaki ang naging ambag niya sa mundo ng pop music, kaya naman nirerespeto siya hindi lamang ng mga bago, kundi pati na rin ang kanyang mga kasabayang artist. Madalas siyang pinapasalamatan during award ceremonies. At bagamat parang normal lang ito noong una, ay umabot din sa punto na parang napapansin na ng mga tao na parang mayroong mali. And the way you made me feel, I was like, I want to make people feel this way with my music. So thank you so much. You clearly are the artist. Out of nowhere kasi ibigla na lang binabanggit ang kanyang pangalan na imbis na nakukuha ng awardee ang buong atensyon at pagkilala ay napupunta tuloy kay Beyonce ang spotlight. She can do it all. She's a triple threat and one of the most talented people I've ever seen. Napaka-anisisari na pasalamatan siya all the time, ngayong hindi lang naman siya ang mayroong ambag sa musika. Ayon sa mga nabuong teorya, ang mga thank you messages daw na ito ay hindi lamang basta respeto kundi isa ring requirements na kailangan gawin ng isang artist upang mapanatili ang sigla ng kanyang karera. I definitely want to say thank you to Beyonce. Sina Beyonce at Jay-Z di umano ang tumatarbaho sa bawat pag-unlad ng mga artist at bilang pasasalamat at kabayaran sa mga ito, ikinakailangang i-acknowledge mo sila sa publiko. At ang sino mang hindi sumunod ay posibleng magkaproblema sa hinaharap. Kung naaalala nyo pa noong 2009, matapos manalo ng batang Taylor Swift sa MTV Video Music Awards, ipinahiya nga siya ni Kanye West sa stage at sinabing si Beyonce dapat ang nanalo. I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. Naging laman ito ng mga balita noon at talagang inulan itong si Kanye ng samot-saring pambabash mula sa mga tao. Pero ngayong 2024, lalo na't naaresto na itong si P. Diddy, maraming tao na ang tila pumapabor sa kanya. Ang totoong rason daw kung bakit niya binara noon si Taylor ay para iligtas ito sa mga kamay na mag-asawang Beyonce at Jay-Z. During that time kasi ibaguhan pa lamang si Taylor sa industriya at walang kaalam-alam sa tunay na kalakaran. Ang pagkatalo ni Beyonce sa awarding sa isang malaking disrespect at maaaring magresulta sa isang malaking kasiraan sa karera ni Taylor Swift in the future. Alam ito ni Kanye, kaya naman gumawa na siya ng paraan para maprotektahan ang batang si Taylor. Marahil ay ito na rin siguro ang dahilan kung bakit magpahanggang ngayon ay sobrang sikat pa rin ni Taylor sa industriya. Let you finish. But Kanye West has had one of the greatest careers of all time. Beyonce Flower Power. Si Beyonce ay kilala sa industriya bilang isang napaka-sweet at palakaibigang tao. Noon pa man inakahiligan na niya na magpadala ng mga bulaklak sa kanyang mga kakilala, especially yung mga celebrity o singers na mayroong magandang performance sa industry.
Paraan niya ito ng pakikipagsundo at acknowledgement sa kanilang mga talento. Ngunit tila iba ang naging interpretasyon dito ng ibang mga tao. Isa daw talaga itong babala o di kaya'y senyales na ikaw ay pinagmamatsyagan na ni Beyonce. Napansin ng mga tao na kadalasan sa mga nakakatanggap ng bouquet ay yung mga personalidad na minsan ang nakasama sa mga isinasagawang party ni P. Diddy. Para ba itong paalala na huwag silang magsalita patungkol sa mga kahalayang nagaganap sa party ni Diddy? Pangatlo ay ang kantang She Knows na narilis noong 2013. Simula nang makulong itong si P. Diddy, ay naging trending na rin sa TikTok ang iba't ibang mga video ng kantang She Knows. Tampo kasi sa video ang mga larawan ni na P. Diddy, Beyonce at ang asawang si Jay-Z at ng iba pang mga celebrity na mayroong connection kay Diddy. May mga teorya kasi na sadyang isinulat ang kanta para patamaan itong si Beyonce sa mga kasamaan na palihim niyang isinasagawa. Ito ay inawit ng American rapper si J. Cole na kung saan ang title Di Umano iangos apelyedo ni Beyonce na Knowles. Only bad thing about a star is they burn up. Rest in peace to Aaliyah. Rest in peace to Left Eye. Michael Jackson, I'll see ya. Just as soon as I die. Rest in peace to Aaliyah. Rest in peace to Left Eye. Michael Jackson, I'll see ya. Ang mga yumaong singer na nabanggit sa kanta ay siya di umanong mga tao na pinapatay ni Beyonce gamit ang kapangyarihan ni P. Diddy. Actually, bago pa man marilis ang kantang She Knows, ikalat na ang teorya patungkol sa pagkakasangkot di umano ni Beyonce sa pagkamatay ng popstar na si Aaliyah. During 90s kasi ay halos magkasabay lang silang sumikat, ngunit mas nakuha ni Aaliyah ang titulong Queen of Urban Pop. Hindi daw masaya dito si Beyonce, kaya naman nagpatulong siya kay P. Diddy sa isang karumal-dumal na plano. Katulad ng ginawa ni P. Diddy kay Tupac, inagawa rin daw niyang patahimikin si Aaliyah sa pamamagitan ng plane crash. Dahil ayaw umanib sa kanilang sekretong organisasyon, inapilitan na rin itong sina Diddy, Beyonce at Jay-Z na tuluyang paslangin ang mga singer na sina Left Eye at King of Pop na si Michael Jackson. Tila nakapattern daw ang mga petsa ng kanilang kamatayan sapagkat nagkakatugma ang mga ito. Si Aaliyah ay pumanaw noong August 25, 2001, si Left Eye naman ay pumanaw noong April 25, 2002, habang si MJ naman ay pumanaw noong June 25, 2009. Gayunpaman katulad ng mga pagbibintang kay P. Diddy patungkol sa kamatayan ni Tupac at Biggie, iwala ni isang ebidensya na makapagpapatunay sa mga naturang aligasyon. Sa ngayon ay nananatiling mailap ang mag-asawang Beyonce at Jay-Z sa mga usapan patungkol sa akusadong si P. Diddy. Ito ay kasalukuyang nakakulong ngayon sa Metropolitan Detention Center, ang kulungan na siya rin kinalalagyan ng R&B singer na si R. Kelly. Nagawa na rin natin siya ng video dito at halos magkapareho lang din sila ng kaso ni P. Diddy. Ang kanilang umaapaw na pera ay walang silbi sa batas ng Amerika sapagkat hindi tinatanggap ang kanilang mga piyansa kahit gaano pa man ito kalaki. Tatlong beses nang naghain ng piyansa itong si P. Diddy at gustong magpa-house arrest na lamang sa kanyang mansyon under the rules of law. Ngunit ayon pa sa korte na walang rules na kayang pumigil kay Sean sa paggawa ng mga masasamang bagay. Napakadelikado niyang tao at pwedeng malagay sa panganib ang buhay ng mga witness. Ang kanyang trial ay naka-schedule sa susunod na taon at dito natin malalaman kung ano nga ba ang magiging hatol sa kanya. Ayon pa sa mga eksperto na kapag napatunayang guilty si P. Diddy kahit sa dalawa lang sa kanyang mga kaso, sapat na ito upang makulong siya ng habang buhay.